Sumasa inyo ang sandali ng balagtasan. Ito ang pagtatalong patula ng mga bakata, pataasan ng diwa, pagalingan ng kapwiran sa malinaw at maindayog na tinig. Ngayon na ang oras upang taluntunin ang mga wakas ng ama ng tulang Tagalog na si Francisco Malagtas. Kaya ano man ang inyong pinagkakaabalahan, halina kayo at samahan ninyo kami sa sandali ng balagtasan. At ngayon, sa ating pagsisimula, narito ang ating nakandiwa. Malugod na pagpupugay ang nais kong ipaabot sa lahat ng kababayang nakikinig, nanonood. Salamat sa kahilingan ni Vilma A. Malabuyok ng Laguna na nag-email ng usaping itatampo. Dapat ba o hindi dapat na babae ay manligaw? Yan ang paksang hihimayin sa sangkala ng katwiran. Nakilala at mas tanyag sa tawag na balagtasan, lumapit na makilahok sa tulaan ang may alam. Ako'y isang binibining nakahandang makitugon at sa paksang nakasalang malinaw ang aking hamon. Babae ay nararapat na manligaw, pagkat ngayon, ang lahat ay nagbabago sa paglipas ng panahon. Ako rin ay binibini, ngunit sa aking pagmumuni, babae ay hindi dapat na manligaw pagkat mali. Ang dalagang Pilipina ay likas na mayumi, di magaslaw, matahimik, magalang at mapagtimpi. Malugod kong tinatanggap ang dalawang paraluman, magkapatid na kapwa, matitinik sa bigkasan. Huwag na nating patagalin, umpisahan na ang laban. Unang tindigay ang dapat, si UBI palakpakan. Ang lola ng aking lola, may kapatid na dalaga. Na dalaga pa rin kahit edad na ay 130. Pila-pila ng diligaw, ngunit mahal niya'y iba. Nasaksakan namang torpe, panaitingin lang sa kanya. Kung lalaki, ligaw tingin, di marunong na magtapat. Ang babaeng umiibig, siya nang dapat magpahayag. Sa panahong makabago, may text, email, Facebook, WhatsApp. Di nausong pakipot, pa-cute, pa-secret-secret love. Kung babae manliligaw at lalaki ang sasagot, malaya ang isa't isang tanggapin ang niloloob. Mas mabuti ito kaysa sa pilitang pananakot na kaya lang nagpakasal, ang lalaki ay napikot. Hindi naman yata tama kung tanging may karapatan magsabi ng niloloob ay ang kalalakihan lang. Malalaki, mababae, pantay lamang na nila lang. May puso at may damdaming kapwa marunong magmahal. Nasaan tamis ng pagsinta o hapdi ng pagkabigo kung di man lang naranasan pagkat lalaki ay dungo? O babae kahit gusto ay di naman makakibo? Anong saysay na mabuhay? Para saan pa ang puso? Mabibigat na katwiran ang kaagad ipinukol nang makatang nasa panig nang dapat ang ipagtanggol. Katunggali ni Judy si Julian ang hinamon, palakpakan at ningginang hindi dapat niyang tugon. Ang lolo ng aking lolo ay may apong binatilyo. High school pa lang, marami ng tagahanga. Isa rito ay kaklaseng agresibo. Nanligaw na siya mismo. Nang mabuntis, di graduate. Nag-iwan ng iskandalo. Makabago na nga tayo sa gamit at kasangkapan. Modernong teknolohiya, mas asensong kaisipan. Ngunit, hindi nagbabago ang pundasyon nating moral. Ang ugali at karakter ay di bagay na material.
Alalaon baga, kahit marami nang hindi uso, meron pa rin makalumang sariwa at laging bago, kagaya ng panliligaw. Kahit tayo ang may gusto, lalaki ang siyang dapat sumungkit ng ating oo. Ang binatang namuhunan ng tiyagat paghihirap upang kamtin ang pag-ibig ng dalagang nililiyag, sa puso ay iingatan ang matagal pinangarap kung magmahal siya'y lubos habang buhay at matapat. Meron tayong kasabihan, pagpatukat ang lumapit, sinong manok ang tatanggi? Ito'y hulog na ng langit. Sa babaeng manliligaw, siguradong may sasabit. Ngunit dahil natukso lang at di tunay ang pag-ibig. Umpisa lang, mainitan na kaagad ang bakbakan nang mag-ating magkaiba ang pananaw at katwiran. Sa susunod nilang tindig, sila'y ating hahayaan. Paulanan nating muli ng masiglang palakpakan. Ang tangi kong masasabi sa estudyanteng nabanggit, di masama ang manligaw, ang di tama'y magpabuntis. Hiling ko sa katunggali, huwag palitan itong topic. Huwag sanang insultuhin ang utak ng nakikinig. Tinukoy kong pagbabagoy tungkol sa nakagawian. Noon, mga nagpupulis, sekyo, pawang lalaki lang. Ngayon, minors na rin tayong baliktad ang kasarian. Kaya anong kaibahan kung babae ang manligaw? Noong una, iskandalo ang maraming nagaganap. Lumaon ay unti-unting niyakap ng komunidad. Babae ang nasa abroad, lalaki ang nagsisikap. Gampanan ang pagkaina sa naiwang mga anak. Kung tanggap na ng lipunan ang ganitong pagbabago, babae man ang manligaw, wala itong malisyoso. Tamang gawa, laging mali sa mata ng suspitsyoso. Kaya tuloy pati ating bansa, ayaw umasenso. Palagay ng marami na ang babaeng nag-a-abroad. At ito ay tanggap na nga ng bayang naghihikahos. Batid nating ito'y mali, lalo't ating napagtuos ang bilang ng nawawasak na pamilyang lasog-lasog. Ngunit aking ibabalik sa ligawan ang usapin. Hindi dapat ang babae ang magtapat ng pagiliw. May paraan siya upang maglambing at magpapansin, magpakita ng motibo, magparamdam, magpa-charming. May batas na itinakda ang dakilang kalikasan. Pagmasdan mo ang paligid, marami kang malalaman. Bubuyog ang lumalapit, bulaklak ang naghihintay. Bulaklak ba ang dadapo? Iaalok kanyang nektar? Kung baliktad na ang mundo sa larangan ng pagsuyo, babae ang naliligaw, lalaki ang inaamo. Dapat silang lalaki rin ang mag-makeup, magpalaypo. Paritoke ng katawan at mukha kay Dr. Belo. Halata nang nagigipit ang makatang katunggali. Dinadaan sa comedy ang katwirang maling-mali. Sa pag-ibig, karapatan nating lahat na pumili. Karapatang walang silbi kung babae itatali. Ang babaeng nakagapos sa tradisyong makaluma, hindi pwedeng makaligaw, maghayag ng ninanasa. Biktima ng kalupitan na nagbatas na tadhana, na siya ring nagkaloob ng puso sa sangnilikha. Ang babaeng nagtatapat ng pag-ibig sa binata, sa kabila ng paghatol ng lipunang mapangutya, ay higit kong igagalang kesa mga nagkukunwa, mga plastic, ipokrita, kabilaan pagmumuka. Mas bistadong nako-corner ang katalong paraluman. Sa init ng ulo, pilit hinahatak ang labanan. Balagtasan,
kagaya rin ng pag-ibig at ligawan, ay di dapat dinaraan sa santuhang apurahan. Ano na ang sasabihin ng balanang makakita kung babaeng nanliligaw gabi-gabi pumuporma? Lunes kay June, Martes kay Bert, Miyerkules kay George, etc. Sa lalaki ito'y okay, sa babae ay sus bariya. Bariyang-bariya, murang-mura ang tingin nga sa babae. Kung masyadong desperadang, makabingwit ng lalaki. Perang sugal, kung gastusin, walang halong pagsisisi. Pagsintang kidaling kunin, madaliring isang tabi. Labis namang pinababa ng katalong mapanghusga ang halaga ng babaeng tapat lang sa sarili niya. Mas mabuti na ang lantad sa ugalit pagpapasya. May pag-asang lumigaya sa halip na magpantasya. Buhay nga natin ay sugal. Kung lagi kang tagataya, mas maliit ang tsansa mo di tulad ng nagbabangka. Sa dalawang naghahanap, naghihintay ng biyaya. Mas higit na may pag-asa ang babaeng nagkukusa. Ang dalagang Pilipina ay dangal ng ating lahi. Matimtimang Maria Clara, buong mundo'y pumupuri. Ang nais ng kabaligtas ay baguhin ng ugali. Itulad sa kanluraning, mas mababa yaong uri. Sa kanlurang Amerika, makabago na ang lahat. Talamak ang teen pregnancy, diborsyo ay sangkatutak. Ganyan ba ang ninanais? Pausuhin sa pagpayag? Babae na ang manligaw sa modernong moralidad? Katunggaling para luman, hanggang ngayon nakahawla. Sa panahon ng Kastila, nina Simon at Ibarra, ang paksa ay tumutukoy sa kung dapat, di dapat ba, na manligaw ang babae, ngayon, hindi nung una pa. Noong una pa at ngayon, ang sagot ko ay iisa, hindi dapat na manligaw ang babaeng Pilipina. Mas matamis ang tagumpay ng nagpagod na atleta. Mas dalisay ang pagsuyong, di nakuha basta-basta. Matamis lang ang pag-ibig sa babaeng niligawan ng lalaking nagkataong kanya mismong napusuan. Ngunit, dulot nito'y pait sa dalagang matimtiman na di pansin ng binata ang lihim niyang inaasam. Hindi dapat manibugho ang babaeng di pinansin. Parehas lang naman sila ng lalaking gumigiliw na kahit may karapatang pumili ng susuyuin. Kung biguin ng dalagay, nagdurugo ang damdamin. Hindi patas na lalaki lamang ang may karapatan. Ang babae ay dapat ding bigyang laya sa pagligaw. Kung paanong mayroong ama at may ina ang tahanan, may lalaking manliligaw, may babaeng liligawan. Sa panahong makabago ay di na uso ang ganyan. Laging uso kahit kailan ang mabuti't tamang asal. Dapat babae manligaw. Maghintay kang maligawan! Sa ayaw at sa gusto nyo, ako naman ang papakli upang kayo'y awatin na sa laban ng tumitindi. Kayo muna'y magpahinga, magpalamig sumandali. Kababayang minamahal, palakpakan silang muli. Babae ba'y nararapat na manligaw? Yan ang tanong. Sino nga ba ang nagwagi at dapat ang haling kampyon? Kayong mga madlang people, ang bahala ng humatol, pagpalain tayong lahat ng dakilang Panginoon. Inyong napakinggan ang Sandali ng Balagtasan. Ito ang pagtatalong patula ng mga makata, pataasan ng diwa,
pagalingan ng katwiran sa malinaw at maindayog na tinig. Ito ang pagtalunton sa mga wakas ng ama ng tunang Tagalog na si Francisco Balagtas. Hanggang sa muli, mga kaibigan, sa muling pagtatanghal ng Sandali ng Balagtasan. Kung ngayon lamang kayo nagawi sa channel nito, inaanyayan ko rin kayong mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at ilike ang alinman sa video ng Balagtasang makigiliwan ninyo.